Magandang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Christian Attitude Series. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kapanampalataya ko sa Panginoon, kung inyo pong mamarapatin, pakibahagi rin po sa inyong mga kaibigan, mga kapatid at mga kapanampalataya sa Panginoon. Nang sa gayon, sama-sama po natin mapag-aralan ang salita ng Diyos, sama-sama natin matutuhan ang salita ng Diyos, at sama-sama po natin maisapamuhay ang salita ng Diyos. And we're now in part 29, Christian Attitude Towards Fellow Men. Mga kapatid, ano po ba ang ating mga dapat maging ugali pagdating po sa ating kapwa? Kasi sa Bible, may maraming tinatawag fellow men, fellow workers, fellow laborers. So lahat po ng fellow. Kaya nga, ang church tinatawag po, yung gathering sa church tinatawag pong fellowship. Bakit po tayo mga kapatid ay kailangan mayroon po tayong tamang pag-uugali pagdating po sa tinatawag po nating fellow men, brethren in Christ. Let us read sa Acts 10:34, Tagalog ang Biblia, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, "Tunay ngang natalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao." And in King James Version, Acts 10:34, then Peter opened his mouth and said, "Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons." So dito mga kapatid, sinasabi po ni Apostle Paul na ang Diyos ay hindi ho nagtatangi ng tao. In likewise then, brethren in Christ, tayong mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, ay dapat hindi rin po tayo nagtatangi ng tao regardless mga kapatid kung anong sabi natin, anong bayan sila, regardless kung ano ang kanilang salita, regardless kung ano man mga kapatid ang kanilang kultura. Kaya kung ang Diyos ay hindi nagtatangi ng sino man, tayo, ulitin ko na mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya, dapat hindi rin po tayo nagtatangi ng sino man. At this point of time, we are going to tackle the 3 R's regarding po mga kapatid sa ating pong attitude toward fellow men. Let us read first sa Galatians chapter 3 verse 28. Itong wika sa Tagalog ang Biblia. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. And in King James Version, Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So dito mga kapatid, ang sinasabi po ni Pablo sa Iglesia sa Galacia na wala na pong magiging Hudyo, wala nang magiging Griego, wala nang magiging alipin, wala nang magiging malaya, wala nang magiging lalaki, wala nang magiging babae. We are all equal in the sight of God because we are one in the bond of love, brethren. Step 1, we have to receive one another. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na kailangan tayo magtanggapan sa isa't isa. Let us accept who they are. Kailangan, sino man sila, mga kapatid, kailangan po natin tanggapin ang bawat isa. Second, let us accept what they are. Ano man ang mayroon sila, kailangan ho rin natin tanggapin. Hindi po tayo nagtatangi ng tao. And third one, let us accept where they are. Ano man po ang kanilang estado sa buhay, ano man ang kanilang kalalagayan sa buhay, sila man mga kapatid ay sabihin natin mahirap o mayaman, may pinag-aralan o wala, o ano man ang kalalagayan nila sa buhay, we have to receive one another because we are one in God
and we are all equal in the sight of God. Step one, we have to receive one another. Let us accept who they are. Let us accept what they are. And let us accept where they are. And let us read, brethren, here in Luke 4:24, Tagalog ang Biblia. At sinabi niya, ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang propetang kinalulugdan sa kanyang tinubuang lupa. And in King James Version, Luke 4:24, and he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. Ito po ay very utterance ng ating Panginoon because nobody accept him in his own country as a prophet, brethren. Our step two, we have to regards one another. Kailangan po natin isinasalang-alang ang bawat isa. Because tulad ng sinasabi po natin, unique ang bawat isa sa atin. Magkakaiba ang ating sabihin natin hindi lang katatayuan, hindi lang kalalagayan, kundi maging po yung ating mga ginagampanan sa buhay. First, regards the mission of one another. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang mission, atin po isa lang alang. We are not the same, we have not the same mission, brethren. We have no the same mission. Kailangan may pagkakaiba-iba at i-regards na lang po natin. Isa na lang alang natin na ang mission mo, iba sa mission ko, ang mission niya, iba sa mission naman ng iba. So, we have different mission, mga kapatid. And then second, regards the mandate of one another. Ano man po ang mga mandato ng bawat isa, irespeto na lang po natin, i-regards na lang po natin. Dahil ang iba, para bang hindi po nila nire-regards na may kanya-kanya tayong gift, may kanya-kanya tayo, mga kapatid, tinatawag na skill, and we have to regards that kasi hindi po pwede, sabi nga ni Pablo, hindi pwede lahat ng katawan ay mata, hindi pwede na lahat naman ng katawan ay mata, kundi sa isang katawan, mayroon pong tinatawag na iba't ibang bahagi. And then third, regards the ministry of one another. May kanya-kanya tayong calling. Maaari ang iba ay tinawag maging apostol. Ang iba ay tinawag para maging propeta. Ang iba tinawag para maging ebanghelista. Ang iba tinawag para maging pastor at guro. Ang iba naman ay tinawag para lang sa support ministry. So, may kanya-kanya tayong ministeryo na ginagampanan sa katawan ng ating Panginoon. At anuman pong ministeryo yan, we have to regards. Isa lang alang natin. And we have to respect, brethren, sa kanya-kanya nating panawagan. Kaya step two, we have to regards one another, regards the mission of one another, regards the mandate of one another, and regards the ministry of one another. Let us read, brethren, dito po sa John 1:46, ito po ang wika, sa Tagalog ang Biblia. Sinabi sa kanya ni Nathaniel, mangyayari bagang lumitaw ang anumang maging magaling na bagay sa Nazareth? Sinabi sa kanya ni Pilipe, pumarito ka at tingnan mo. And in King James Version, John 1:46, and Nathaniel said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. So, brethren in Christ, talagang totoo naman na kapag tayo ay minsan na-disappoint, minsan na-discourage, para bang ang hirap na po kasi magtiwala. So, balit dito makikita po natin si Nathaniel, siguro throughout of his life, ay wala siyang nakitang kabutihan na nangyari sa Nazareth. Good thing, mga kapatid, na nanggaling sa Nazareth. Pero dito, alam po naman natin na ang tinutukoy ni Philip ay si Jesus Christ. Kahit sa tingin niya parang imposible na may lumitaw na mabuti sa Nazareth, but
sa Diyos walang walang imposible, kaya si Jesus ay galing po sa Nazareth. Our step 3, brethren, we have to recognize one another. Kilalanin natin ang bawat isa. Kasi mahalaga ho, mga kapatid, na sabi nga ni Jesus, kung ang mga masasamang ama nga, ang mga pusakal na ama, still they have a good deeds, or mayroon pa rin silang mabuting ginagawa para sa kanilang mga anak, then how much more our Heavenly Father, brethren? Kaya we have to recognize one another. Kahit sa tingin natin, para bang iyan na po ang pinakamasama, pero deep inside, in him or in her, mayroon pa rin po yung kabutihan na tatago, mga kapatid. Kaya first, recognize everyone's personality. Kilalanin na lang po natin, mga kapatid, na may kanya-kanya tayong personalidad. Ang personalidad, binubuo po yan, mga kapatid, ng attitude, behavior, character, ABCD, ABC, mga kapatid. Kaya mahalaga ho na makikita po natin na iba ang personality mo, iba ang personality ko, iba ang personality ng bawat isa, at kailangan na lang po natin yan kilalanin. Hindi natin pwede isukat ang ating personality sa personality ng iba, at hindi rin pwede natin, mga kapatid, hanapin ang ating personality sa iba, dahil iba ang bawat isa, mga kapatid. And then, second, recognize everyone's possibility. Tulad ng sinasabi ko nga po, kahit ang taong pinakamasama, mayroon pong possibility na magbago yan. Mayroon pong possibility na maging mabuti yan. Mayroong possibility na maging maayos yan. Kaya mga kapatid, huwag tayong let us always give a chance sa mga taong gustong magbago, gustong makapunto, or gustong makaganti ng mga mabubuting gawa sa ating mga buhay. And then third, recognize everyone's potential. Ang tao naman ay may angking kakayanan yan. Kaya wag po natin masyadong mamaliitin, lalaitin ang sino man, dahil bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang potential yan, mga kapatid. May angking galing, may angking kakayanan. Kaya ang tanging kailangan lamang natin gawin ay kilalanin ang bawat isa. Our step 3, we have to recognize one another. Recognize everyone's personality, recognize everyone's possibility, and recognize everyone's potential, brethren in Christ. And sa ating pong pinag-aralan ngayon, Christian attitude towards fellow men, we tackle the 3 R's, brethren in Christ. Step 1, we have to receive one another. Step 2, we have to regard one another. And step 3, we have to recognize one another. And that's all for now. Christian attitude towards fellow men. Mga kapatid, tayo ay magpasalamat sa Diyos. Lord, thank you for enabling us to be good and to be kind and to be gentle sa aming kapwa. Kapwa man namin mananampalataya, kapwa man namin manggagawa, o anuman Panginoon, basta aming kapwa ay hayaan po ninyo na ang biyaya po ninyo ang patuloy na makita sa aming mga buhay, na ang kabutihan, katapatan, kabaitan ang lagi naming maipamalas sa kanila sa pamamagitan po ng iyong biyaya na ipinagkalob sa amin. We cannot do it alone. We need your grace, Lord, para po magawa po namin ito. Salamat sa lahat ng iyong mga anak, Kristiyano, mananampalataya at born again, dahil tunay nga po, Lord, na wala rin po kaming, wala po kami, Panginoon, kinikilingan na mga tao. Wala rin po kami, Panginoon, tinatanging tao, kundi kailangan pantay-pantay ang aming turing, pantay-pantay ang aming tingin, at pantay-pantay, Panginoon, ang aming
pagmamahal sa bawat isa, because we are your children, we are your family, Jesus. We are brothers and sisters. Salamat God, salamat Jesus, and this all we pray in Jesus' mighty name, amen and amen.